madalas nating marinig na ang anak daw kayang iwanan ang ina. Pero ang ina, hinding-hindi nito kayang tiisin ang kanyang anak. Pero meron akong nakapanayam na babae. Nawalay sa kanyang nanay at lumaki sa ibang mga pamilya. Ito ang kwento ng isang musmus na nagawang ibenta ng kanyang ina sa halagang 2,000 piso. Mahirap paniwalaan, ano po, pero totoo. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Forgive Thy Mother, The Jessica Bonos Story. Masugatan man ang tuhod o madumihan ang muka, nandyan para sumagip ang mahal kong ina. Siya ang aking mga tawa at ang aking mga ngiti na kahit kailan ay hindi na mapapawi. Dakilang iyong pagmamahal, walang makapapantay. Salamat sa aking buhay, aking mahal na nanay. Ang galing naman. Thank you, anak. Thank you. You're welcome po, mama. Halika nga, halika naman. Ano ang birthday wish mo ngayon? Na sana po, pag dumating na po yung baby sister ko po, love you man po ako. Anak mo, siyempre naman, anak! Siyempre naman, love na love ka ng mama tsaka papa. I love you too, mama. Love you too, anak. Love you too. Ha? Oh, Tita Laida naman. Papa. I love you, anak. Tita Laida na mahal. Tita Laida. Hug na may ikreta. Jessica! Mama Azon! Oh, Tita Azon! Dali! Tita Azon! Happy birthday! Thank you po! Yan ang gift ko. Pero, meron ka pang mga gifts sa bahay at kailangan ikaw mismo ang kumuha. Eh, ang layo po nang sa inyo, Mama Azon, eh. Happy birthday! Thank you po! Tita Azon, kumusta po kayo? Mama Azon! Dali po tayo sa game! Aba, oo, alika, alika! Alika, ano na muna yan? Ay, ano po? Okay. Ayan, masasali, oh. Kailangan. Girls, Jessica. Birthday celebrant. Oh, tuwa talaga si Tita Azon ni Jessica, ano ha? Para sa anakan na yan, eh. Okay. One, alam mo naman, di na magkakanak yan, eh. Kaya, ang paraan lang para magkaroon sila ng live-in partner niya, mag-ampon. Kaya swerte tayo. Swerte tayo dumating si Jessica. Kaya lang... Oh. Yay! Kaya lang. Yan! Nagawin nila yan! Yan! Sige! Gusto ko ka natin pag-usapan. Ang importante ngayon, ha? Lalo tayong swerte yun sa buhay. At lalo na, may parating tayong bagong palayok naman tayo, guys, ha? Ikot muna! O, makakamatanaan kayo! Diretso, anak! Taas, taas! Taas, taas! Jessica, umpisahan natin nung maliit ka pa. Kamusta naman ang trato sa'yo nung mga magulang? Ang naalala ko po, lagi nila ako pinapasyal. Lahat po ng mga kailangan ko, binigay po nila sa akin. Okay. Doon po, sa piling nila, masaya nadanasan ko po lahat. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Hindi ko na nakita. Pumutok na pala, sayang ang pera ko. Pinangbi ng lobo sa pagkain sana. Nabusog pa ako. Magaling yung anak mo eh. Oo, oh, lapit na tayo sa eskwelahan. Makeup ka rin? Gusto ko rin po kasi niyan. Ha? Ito? Para saan po ba yan, Mama? Ah, ito kasi pang takip ng mga eklat ni Mama sa mukha. Yan mo, paglaki mo kasi pang big girls lang to, ha?
paglaki mo, bibili kita niya. Paglaki ko rin po, gusto ko rin po maging teacher tulad mo po. Aba! Kaya lang, dapat mag-aaral na mabuti. Palaging maging mabait. At hindi nakikipag-away, ha? Mabait po ako, Papa. Tsaka po, di ba po, pag may nang-away naman po sa akin, pagtatanggol niya naman po ako? Oo, syempre, ha? Kasi po, tayo po ang tatlong aso. Si Papa Bear at si Papa Bear. At ako naman po, si Baby Bear. Mama, bakit po? Ay, sumipa ako, baby. Mama? Ha? Ha? Ay! Ha? Han, kapit lang, Han! Didiretso na tayo sa ospital! Who's open? Bakit ako sa akin? Tita, no? Oh, Lorna. Napapansin ko, napapabayaan mo yung sarili mo, ha? Tignan mo, hindi ka nag-aayos. Kakaalaga sa dalawang bata. Hindi. Napapabayaan mo sarili mo, ha? Aalagaan ko pong mabuti si Ann. Ako po ang magiging pinaka-the best ate. Wow! Pinaka-na, the best pa, ha? Kasi ate, kasi ate. Papa? Oo. Ako po, bakit wala po ang baby picture? Ha? Kasi anak ko. Kasi ano? Anak, si Papa, wala pang camera noon eh. Oo, tama anak. Wala pa itong camera noon eh. Ay, ngayon na lang eh. Jessica, anak ko, naiwanan yata sa kwarto ni Mama yung ano, mga ibang damit pa ni Baby Ann. Oh, Big Ate, please, pakikuha. Yes po, Mama. Wow, ang bait naman ni Ate. Hanggang kailan niya babalak itago ang totoo sa bata, ha? Tita Asun, hindi ko pa naiisip yung bagay na yun. Hindi ko pa alam eh. Alam niyo, pagka pinatagal niyo yan, baka lalo ko magkaroon ng problema. Ito talaga na naman dalawang maliliit yan. Ba't hindi niyo na lang ipaalaga na lang na sa akin si Jessica? Hindi ko na inaalaga ang dalawa. Tita Asun naman. Sasabihin niyo? Hindi ko magagawa yung sinasabi niyo. Hindi ko magagawa kay Jessica. Hindi ko kaya ipamigay ang anak ko. Tony, ano ka ba? Wala naman ako sinabing ipapamigay. Ang sabi ko, ipapaalaga na. Ate, saka na lang po natin pag-usapan yan. Basta ito, tandaan niyo ha. Pag kailangan niyo na mag-aalaga kay Jessica, andito kami ni Norma. Oo, huwag mong isama dyan ha. Jessica, anak, asan na yung mga gamit niya? Ayun, oh! Ayan na si ate. Ayan na si ate. O, lagay mo doon, anak ko. O, yun na si ate. Ayan, oh, hindi na naiyak ko. Nakita si ate. Baby. Baby, nandito mama. Nandito mama. Han? Oy. Alis na ako, ah. Kanina pa ako nihintay si Kuprana. Oo nga. Sige na. Okay. Ano? Sigurado ko bang okay ka lang? Okay lang ako. Sige na't malilate ka pa eh. Ayun na. Basta Han, pag natulog na si baby, sabayan mo na rin para makabawi ka ng tulog. Oo naman. Ha? Sige na. Okay? Ha? Sige na. Mag-ingat ha. Alis na ako. Sige na. Love you. Oh, love you, love you. Mama, alis na po si Papa. Hindi niya na po kayo hahatid sa school? Ay, ano, anak. Oo nga pala. Ano, pasensya ka na. Na malilate na kasi si Papa eh. Ako na lang maghahatid sa iyo, ha? Wait, ayusin ko lang to. Ito ko, hindi ka pa pala nasusuklayan ng buhok. Mama, huwag niyo na pong ihatid. Bakit, anak? Kaya ko na pong pumunta sa school mag-isa. Ha? Bigal na naman po ako, eh. Promise ko po talaga, mag-iingat po ako. Titingin po ako sa kaliwa, sa kanan, bago po tumawid ng kalsada. Hindi, anak. Ipapahalit kita dun sa tricycle driver na kakilala ko, ha? Tapos, promise, susunduin ka ng mama paglabasan na. Hihintay mo si mama. Ah, baby, baby. Teka, ay, susuklayan mo na kita. Oo nga pala. Nasa ko ba nilagay yung sukla? Halika, sama mo na sa mama. Masama yung sukla. Ah,
Tapos na ng baby. Tan, kumusta si baby? Okay naman, Nan. Baba na lagnat. Eh, ikaw, kumusta ka naman? Okay lang ako. Alam mo, Han, pasensya ka na, ha? Ako, hindi na ako masyado nakakatulong sa'yo sa pag-aalaga sa dalawa dahil sa trabaho ko, ha? Han, naiintindihan ko yun. Kailangan mo kumayod ng doble kasi dalawa na pinapalaki natin. Ang naisip ko dyan, ano kaya palagaan na muna natin si Jessica kina Tita Son? Ha? Bakit? Aminin na natin, pareho na tayong nahihirapan. Buong araw ako na sa kuprahan, ikaw naman, babalik ka na sa pagtuturo. Hindi na natin ma... Hindi ko akalain na pumasok sa utak mo yan. Bakit nagre-reklamo ba ako? Hindi naman ako nagre-reklamo, ah. Alam ko mahirap mag-alaga ng dalawang bata. Pero yung pamigay mo yung isang anak mo, ba anong klaseng na naman ako nun? Anong klaseng ano ka? Para sukuha mo yung isang anak mo. Alam mo, Han, napapaikot na ni Tita Son yung utak mo eh. Hindi mo pa napapansin, Tony. Kaya niya ipinipilit ang sarili niya kay Jessica at inaalagaan kasi gusto niyang kunin at gusto niyang ampunin. Kayang-kayang ibigay ni Tita Son lahat ng mga kailangan ni Jessica. Eh kung malaman ng bata ang totoo, wala na sa atin ang anak natin. Mama, Papa? Oh. Jessica, anak. Halika, pasok ka. Nag-aaway po ba kayo? Hindi, anak. May pinag-uusapan lang Mama at saka Papa. Halika, dito ka. Tulog ka. Sabi namin. Oh, yan si ate. Dahil naging abala si Lorna sa muling pagtuturo at naging sakitin si Baby Anne, lubos na siyang nahirapan na tutukan si Jessica. Kaya humantong sa isang masakit na desisyon si Lorna. Nagbago ba ang trato sa'yo nung... Hindi naman po. Pinaalaga po muna ako dun sa, ano, sa tiyahin niya po na wala naman pong anak. Kasi yung bata po kasi tumitirik po yung mata. Mm-hmm. Kaya hindi po niya natututukan ng maayos, pati po ako. Kaya dun muna ako kaila Mama Sena, kaila Mama Ason. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang Mama Ason mo, ha? At ang Tita Norma, ha? Ha, anak ko? Ah, ito. Ayan. Pag nalulungkot ang baby ko, titingnan mo lang to, ha? Para kahit malayo tayo sa isa't isa, maalala mo kung gaano kakamahal sa amin ang papa mo, ha? Diba tayo ang tatlong oso? Si Papa Bear, si Mama Bear, at ang aming Baby Bear! Pero di ba po dapat hindi nagkakahiwalay ang tatlong uso? Bakit niyo po ako pinapamigay sa iba? Anak, hindi. Hindi ka namin pinapamigay, anak. Kaya lang kasi, papaalagaan kita kay Mama Ason kasi di ba natatandaan mo may sakit si Baby Ann? Ha? Kaya huwag ka nang iiyak. Huwag ka nang iiyak para si Mama hindi rin iiyak. Dahil mahal na mahal na mahal ka namin ang pag... Hindi na nakalis na Mama.
huwag niya pong iwan! Mama, huwag niya pong iwan! Mama! Mama! Mama, huwag kayo malakas! Huwag po! Kain ka agad, Jessica, ha? Para hindi ka malate sa bago mong school. Kain ka agad, ha? Tsaka alam mo, dun sa bago mong eskwelahan, marami kang makikilalang mga kaibigan dun. Tsaka alam mo, meron akong surprise sa'yo. Mamaya, maaga kita susunduin. Alam mo kung bakit? Kasi, bibilan kita ng maraming toys. Pupunta tayo sa bayan. Gusto mo ba yon? Gusto ko na pong umuwi kay Mama. Nangigigil na ako sa batang yan, ha? Bakit ba kasi yan ang inaalagaan natin? Ano bakit? Eh, di ba matagal na natin gusto to? Oo nga. Pero di ba ang usapan natin lalaki? Bakit yan? Ni hindi mo nga ako kinonsulte na yan ang aalagaan natin? Tapos ganyan ka maldita? Pag yan hindi tumigil, tatamaan sa akin yan. Subukan mo para tamaan ka rin sa akin, ha? Alam mo, matagal ko nang gustong magkaanak. Alam mo yan, Norma. Pero yan ang bagay na hindi mo kayang ibigay sa akin. Ito ang tatandaan mo, ha? Lahat ng ito, kaya kong mawala. Huwag lang si Jessica. Tandaan mo yan. Kain na tayo, anak, ha? Halika. Papasok pa ng school. Ako ay Jessica, mama, anak. Aalis muna si Mama Ason, ha? Si Tita Norma muna ang bahala sa'yo, ha? Hmm? Pakabait ka, ha? Lumipad sa langit, ha? Hindi ko na nakita. Pumutok na pala, sayang lang pero... Ang ingay-ingay mo, hindi ko maintindihan itong pinapanood ko, eh. Doon ka sa kwarto mo maglaro! Baby ko, titingnan mo lang to, ha? Para kahit malayo tayo sa isa't isa, maalala mo kung gaano kakamahal sa amin ang papa mo, ha? Diba tayo ang tatlong oso? Naku, Lorna, matutuwa si Jessica pag nakita ka. Ay, talaga mabait naman ba? Oo, oo naman! Jessica! Mama! Uy, Lorna! Napasyal ka! Uy, Tita, kamusta? Ano, anak? Mama, susundain niyo na po ako? Uuwi na po ba tayo? Hindi pa, anak ko eh. Kasi nagkakasakit pa rin si Baby Ann. Kailangan pa rin tutukan ng mama sa pag-aalaga. Jessica, ganito na lang gawin natin, ha? Kapag ka hindi pwede si Mama Lorna, tayo ang pupunta sa kanila. Okay ba yun? Ayan! Uy, may uwi ako sa'yo. Nay, aray po! Anak! Ano yung mga yan? Bakit ang puro pasado, ah? Jessica? Saan mo ito nakuha? Kagat lang po ng malaking langgam yan. Kinamot ko po kaya po namaga. Naku naman ang anak ko. Alah, naku, ang dami. Huwag mo nang kakamutin, anak, ha? Oo, sayang naman, ang ganda-ganda ng baby ko. Tapos may mga pasa. Naku, awa naman. Sabi, hindi umiyak sa'yo.
na. Ano ba ginagawa natin dito sa labas? Magmerienda muna tayo. O, sige. Norma, gumawa tayong merienda. Alika, alika. Alika, ito, ano ko. Para matingnan ko kung nasa kapakinagat ng mga langgam. Pambihirang mga langgam. Ang pagdalaw na iyon ni Lorna ay hindi na muling naulit. Samantala, nagpatuloy ang mga pananakit ni Norma kay Jessica. Pero dahil sa matinding takot, hindi nagsumbong si Jessica kay Asun. Madalas ay nagkulong na lamang siya sa kwarto. Hanggang sa... Jessica! Hanggang ngayon hindi ka pa tapos dito? Ang bagal-bagal mo! Saglit na lang po ito. Ano-ano pa kasi pinaggagawa mo? Oh! Asan na yung kalahating isda na pinatagbi ko sa'yo dito? Nasaan na? Ha? Natapon ko po eh. Natapon mo? Saan mo tinapon? Doon. Bata ka, ay, ako, Diyos ko, basang-basa ka. Bakit kasi nagpapaulan? Sumugod pa sa ulan eh. Oh, buti na lang, nakita mo itong bahay namin. Halika, halika. Inom ka muna, ha? Sige na. Sinasabi ko na nga eh. May tinatagong kademonyohan yung kinakasama ng Mama Asun mo. So, tahan na. Tahan na, kasi tinawagan ko na ang Mama Lorna mo, ha? Talaga po? Oo. Laida! Nandito kami! Nandito kami sa loob! Laida! Jessica? Jessica, anak, I'm so sorry! Jessica! Ano ginawa sa'yo ni Tita Norma mo, ha? Sige na, anak. Sorry. Halika na, uwi na tayo sa atin. Hindi na po ako papalik doon. Anak, huwag ka naman magalit sa'kin. Huwag mo iiwan si Mama Asun. Hindi na po ako naniniwala sa inyo. Wala naman po ng mama sa'kin eh. Hindi yung totoo, anak. Mahal na mahal kita. Sige na, uwi na tayo, anak. Jessica! Si Mama! Bakit nandito si Lorna? Pinapunta ko rito. Bakit? Masama? Mama! Jessica! Mama! Jessica! Mama! Jessica! Ano nangyari, anak? Sabihin mo lahat sa Mama. Ha? Ano nangyari? Sana ako, Tita! Wala akong ginagawang masama. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Ayun na nga eh! Sinasaktan na pala ni Tita Norma, anak. Wala pa kayong alam. Nagsisisi ako kung bakit pinalagaan ko pa sa inyo ang anak ko eh. Jessica, sorry. Sorry, anak. Mama, bakit niyo po kasi ako pinamikay? Hindi niyo na po ba ako mahal? Hindi naman ko ito pinamigay. Ang akala ko lang, mas maaalagaan ka doon. Tsaka huwag mong iisipin na hindi ka mahal ng mama. Mahal na mahal ka. Hayaan mo lang ngayon. Wala nang mananakit sa'yo. Uuwi na tayo. Pagkatapos ng nangyari, muling nakapiling ni Jessica ang kanyang Mama Lorna at Papa Tony. Nagawa na rin yung pagsabayin ni Lorna ang pag-aalaga kina Anne at Jessica noong mga susunod na taon.
Hanggang sa nakapagtapos ng high school si Jessica. Unti-unti na rin itong nakalimutan ang masalimuot na naging buhay niya sa piling ng kanyang tita Norma. Nahanap ko pa rin eh. Gusto ko kasi yung cool na regalo para sa'yo. Cool na regalo? Sabihin mo, wala kang regalo. Ay, okay. Pabira ka naman dito to yan. Mamaya, maniwala yung bata eh. Oh, diba? Ayan. Thank you, ma'am. Gusto. Bata-bata eh. Gusto make-up. Sa pangalawang drawer, yung katabi ng cabinet. Magkakasama yan, pati yung diploma mo. Nakita mo? Opo, ma. Alis na po muna ako. Saan punta? Punta muna po ako sa kaklase ko. I-meet ko lang po siya. Oh, sige, uwi ng maaga, anak, ha? Opo, ma. Sigurado ako naman may rason si Mama Lorna at Papa Tony mo kung bakit hindi ipinagtapat sa'yo. Anong rason, tita? Para lokohin ako? Tita, kayo po ba alam niyo na yung totoo? Laida? Laida, napadaan ba? Anak! Eh, nandito ka lang pala eh! Kung kani-kaninong classmate kami nagpunta para hanapin ka. Ay, alika na, umuwi na tayo. Anak, bakit? May problema ba? Laida, anong problema? Anak, kaya ko na maipaliwanag sa'yo to. Bakit niyo itinago sa akin, ma?
Nakahanap lang kami ng tamang panahon. At saka, hindi namang importante to. Ang importante, mahal na mahal ka namin ng Papa Tony mo. Halika na, umuwi na tayo. Malitong-lito na ako. Hindi ko na alam kung paniniwalaan ko yung mga sinasabi niyo. Kung totoo bang mahal niyo ako. Bakit niyo ako linoko, Ma? Kaya palang dali sa inyo na ipamigay ako sa iba dahil wala rin akong kwenta sa mga magulang ko. Anak, hindi ka namin niloko ng papa mo. Hindi totoo yan. Anak, totoo, Ma! Ano nga ba ang totoo? Ano, nabinali niyo ako sa halagang 2,000? Bakit ako kailangan ibenta ng magulang ko? Anong klaseng magulang yung ibinibenta yung anak nila? At anong klase kayong tao kung bumibili kayo ng anak ng iba? Jessica, umupo ka. Hayaan mo mag-aliwanag ng mama mo. Anak, nakulan ako noon sa unang baby ko. Nagpapagaling ako sa ospital. Katabi ko yung tunay mong pamilya. Dalawang taon ka pa lang noon eh. Tuwang-tuwa ako sa'yo, anak. Paano na ka napapa-open house, Jennifer? June, bawa na tayo sa utang. Wala na tayong pera. May isa pa tayong anak na alagain. Dahil nangangailangan ng pamilya mo ng pera at alam nilang gustong-gusto ko ng magkaanak noon, nagkaroon kami ng kasunduan ng mga magulang mo. At nangako akong mamahalin ka namin at ituturing na parang tunay na anak. Sabay kayong alagaan ng ate mo. Nagtas ba yung ate ko? Gumaling ba siya? Mula nung nakuha ka na namin, wala na akong naging palita sa kanila eh. Anak, sige na, alika na. Umuwi na tayo, anak ko. Gusto ko silang makilala. Bakit ba? Hindi na yun kailangan, anak. Maayos na yung buhay mo sa amin ng Papa Tony mo. At saka hindi ko na alam kung nasan sila. Hahanapin ko sila. Gusto ko sila makita. Huwag na, anak. Please, huwag na. Hindi pa ba sapat yung pagmamahal namin ang Papa Tony mo sa'yo? Sige na, anak. Umuwi na tayo. Hindi ako uuwi. Dito muna ako kina Tita Lida. Habang hinahanap ko ang totoong mong pamilya. Anak! Sige na. Ako na bahala sa kanya. Ingat ka. Pagkatapos niyang madiskubre ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao, sa tulong ng kanyang Tita Lida, ay nagpursigi si Jessica na hanapin ang tunay niyang mga magulang. Kung saan-saan sila humantong hanggang sa makarating sila sa Tabaco City, sa Albay. Kayo na kayo makipag-usap? Tao po. Ano ho yun? Ano yung kailangan nyo? Dito ba nakatira si Sofia Deliente tsaka June Deliente? Ako ang litiyahe ni Sofia Deliente. Pero wala na sila dito. Matagal na ho na rin hindi alam kung saan sila lumipat.
Ganun ho ba? Oo. Sige ho. Maraming salamat ho. Sino po sila? Dito ba nakatira si Lida Worthy? Ay, opo, dito po. Kaso lumabas po siya eh. Eh, si Jessica Bonos, dito ba nakatira? Ako po si Jessica Bonos. Bakit po? Ang nanay Sophia po. Ito nga pala ang bunsong kapatid mo, si Jimboy. Nakatira na kami sa Albay ngayon. Kasama ng Papa John mo at ng Ate Jennifer mo. Tuwang-tuwa nga siya nung nalaman niyang hinahanap mo kami. Gusto man niya sumama eh. Hindi na pwede dahil medyo mahina na ang katawan niya eh. Dahil simula nung mawala ka, parang hindi na siya tumigil o minum ng anak. Gusto mo ba siyang makita? At ang Ate Jennifer mo? Sumama ka ke sa Mama Sophia mo na. Sumama Apo. Ka na. O edi masaya ka na. Naging maligaya ka ba? Natapos yung paghahanap mo? Hindi naman po. Hindi ka rin naligayahan? Hindi po. Eh, bakit? Ano ba nangyari? Mama. Papa. Maraming salamat po sa magandang buhay na ibinigay niyo po sa akin. Ngayon naman po sa huling pagkakataon, sana po pagbigyan niyo po ako na iparamdam ko rin sa totoong pamilya yung pagmamahal na binigay niyo po sa akin. Naiintindihan po namin, anak. Sobrang mahal ka namin para hindi ka namin pagbigyan. Sa ating bahay. Andiyan na sila, Ate Jessica. Sinate! Jesus! Parang naririnig ko yung boses ng kapatid mo. O, ayan na nga. Yes po. Tulungan ko na ba yun? Salamat. Naku, ang bait na bata. Tinulungan ng ate niya. Ingat po kayo, mama. Naman yan. Hi, Jessica. Ako si, ano? Ako ang... Teka. Ano? Ako si Papa Jun mo.
Mano po. Halika na. Ah, ito ang kaharian namin. Ah, hindi pala. Kaharian natin. Ah, ikaw si... Si Jimboy, ito ang ating prinsipe. O, oh, yan. Nagkakilala na kami, Tay. Oh, ah, o nga pala. Kasama mo nga pala, nanay. O, oh, nga. Tama, tama. Hello, Lita, to Jessica. At siyempre, ang isa pa nating prinsesa, ha? Ate Jennifer. Oh, Jennifer, kaway ka naman dyan. Tama na muna yung libro mo na yan. Bumati ka naman, ah. Ay, naku. Sini niya, halika na, kumain na kayo. Aba, may naluto dito. May naluto. Kung isa-isa lang yan. Ang kita mo, anak, ganito lang kami dito. Masaya-masaya lang tayo. At tulungan lang tayo dito sa bahay. Ngayon, tayo na magtutulungan. Jennifer, halika na muna. Kumain ka na muna. Halika na. Tigilan mo na muna yan. Halika na. Sumama si Jessica sa tunay niyang mga magulang. Buong-buo ang loob niya na sa wakas ay makakamtan na niya ang totoong kaligayahan. Pero iba pala ang magiging takbo ng kanyang buhay dito. Tilapia! Bili na kayo, tilapia! Sariwang-sariwa! Tilapia! Bili na kayo! Sariwang-sariwa! Eh, oh, ayun, tagal ko kayong suki, winning time. Kusus. Bili na, bili na, bili na. Oh, magkano ba? Eh, 60 lang. Ilan po kukunin niyo? 1 kilo. Oh, isang kilo, anak. Sariwa ba yan? Oo, oh, naman. Ito naman, parati namang sariwa. Oo. Oh. Diba? Oh, salamat. Doble ko lang ho to. Ano naman luto ang gagawin mo dyan ngayon? Salamat po, itong bayad. Papaksiw ko na lang yan. Ay, oh, masarap yan. Sarap naman yata, ay sariwa eh. Ay, oo naman, napaka. Ayan, salamat. Uy, salamat ha. Salamat po. Prito natin to, kaya paksiw natin, ano? Ang sariwa-sariwa eh. Oh, di ba? Ano sabi ko sa'yo? Di ba ang saya ng pagtitinda? Opo, Nay. First time ko po to. Dami ko pong first simula nung lumipat po ako sa inyo. Ha? Iyaan mo, marami pa ako ituturo sa'yo, anak. Opo. Ako magiging teacher mo. Dami ko nga pong natutunan niya. Nay. Pasok na po kami. Dapat lang. Tagal-tagal na mo magbihis nitong mga to. Pasensya na po. Una na po kami, Nay. O, babalik kayo agad, ha? Opo, ingat po kayo. Wala nang ibang dadaanan. Opo. Balik agad, ha? O, Mama, kailan po ako mag-i-enroll? Gusto ko na rin po kasing pumasok at makapagtapos. Gusto kong magkasabay rin kaming pumasok nila, Jimboy at ate. Baka hindi ka kasi muna namin ma-enroll muna ng Papa June mo, anak. At saka, di ba, nag-i-enjoy ka naman sa ginagawa mong pagtitinda ng isda? Oh, baka naman pwedeng tulungan mo na muna kaming maghanap buhay, di ba? Sige po, Nay. Eh, dumating yung susunod na taon. Wala din po. Hindi ka. Hindi ka rin ako. Hindi ako nakakala po. Hanggang sa nakikilabada po ako, lalaba ako sa... Para kumita? Apo. Para ay, may... Bakit kailangan mo maghanap buhay? Para po may maiuwi ka, may mauwi akong ano, bigas po sa bahay. Kasi minsan po nadanasan ko minsan na maghapon isang beses lang kaming kumain. Ito yung sinigang! Kain na, kain na! Ikaw ang pag-ibig ko, ang anak ko, Jessica. Jessica? Ano mo ba? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maisip. Nandito ka na sa bahay. Ayan naman, Papa. Sige pa. Eh, nandito na ako ulit. Sana naman tumigil kayo sa paglalasing. Mama, hindi naman ako lagi naglalasing. Pabis, huwag mong pansinin yun dahil ako na pa. Inom lang ako sa birthday ng aking kaibigan. Oo, din. Ay, na. Papa, nagkakasakit na kayo sa pag-iinom ninyo eh. Hindi, huwag intindihin nyo. Hayaan mo na kasi siya. Oo. Ah. Yan lang na makasiyahan yan eh. Kaya huwag mo na alisin sa kanya yan. Tama. Oo. Pero paano gagaling
si tate kung lagi siyang umiinom ng alak. Ate, hindi dapat natin kinukonsinti to. Ano gusto mong palabasin? Kinukonsinti namin yan? Hindi naman namin ginusto maging lasinggero yan eh. Kaya pwede ba? Huwag mo kaming huhusgahan. Bagong salta ka lang dito. Kaya huwag kang magkukunwaring alam mo lahat na nandito. Hindi naman ganun yung ibig kong sabihin eh. Ang sinasabi ko lang, dapat binabantayan natin si tatay. Baka mamaya malulong siya sa pag-inom eh. So, ano sinasabi mo? O, tama na, tama na! Tama na nga, tama ikaw nga, pwede ba? Tigilan mo ang pagsagot-sagot mo dito sa ate mo, ha? Oo, oh, Jessica, nagagawin. Baka nakakalimutan mo panganay na kapatid mo to, ha? Ano, yan ba tinuro ni Lorna sa'yo? Ha? Upo ka nga dito! Upo ka lang! Ayloko dito. Kakain na tayo! Ayloko! Ikaw naman, isa ka pa. Ayloko nga ako eh. Ayloko! Tumayo ka na! Kasalanan mo yan eh! Kain na! Kaminis mo yung nervisyon na ako sa inyo. Pare-pareho kayo. Mula nang siya ay bumalik sa tunay niyang pamilya, hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral si Jessica. Tumulong na lang siya sa pagtitinda ng isda kay Sofia. At minsan ay naglalabada rin. Ang masakit, hindi pa pala doon nagtatapos ang kanyang pagsasakripisyo at paghihirap. Pasensya ka na ha, kung doon ko inabot sa nanay mo yung tatlong buwang sahod mo. Eh, usapan kasi namin eh. Okay lang po. Hindi naman po itong unang beses na ibinenta niya ako. Anong ibig mong sabihin? Wala po. Okay lang po. Gusto ko naman talaga makatulong sa pamilya ko eh. Tulong ka rin. Opo. Unang pasok ko pa lang sa trabaho, kinuha po nila sa akin yung nag-advance. Bali na po sila. Binigay ko po sa kanila dahil naintindihan ko naman po. Ngayon, hanggang sa dumating po yung kada buwan, nandun sila. Wala pa man sa due date, nandun sila. Kada buwan, para man... Para kunin yung sweldo mo. Opo. Aba! Magmerienda ka muna, Iya. Salamat po, Tita Laida. Hindi ko akalaing mangangatulong ka. Nakaya mo ba? Ang bata-bata mo para magtrabaho. Mabait naman po yung amo ko. Hindi naman po ako pinapahirapan. Tsaka, alam niyo po, may ampon rin sila. Halos kasing tanda ko rin. At tulad rin ni Mama Lorna, napakabait ni Mama Ribic sa ampon nila. Kaya naikwento ko rin sa kanila na naging ampon rin ako. Na sobrang bait sa akin ni Mama Lorna. Yeah. Hindi mo ba bibisitahin si Mama Lorna mo? Tita Laida, wala na akong mukhang may harap kay Mama Lorna. Alam ko pong masyado ko siyang nasaktan nung umalis ako. Tignan niyo naman po ako. Ang duwis-duwis ko. Ayokong magpakita kay Mama Lorna na ganito ang sitwasyon ko. Na ganito yung itsura ko. Ano nalang sasabihin niya? Ayan. Umalis ka kasi. Oh, edi, di yan ang napala mo. Madungis, hindi nag-aaral. Nangangatulong. Ano namang... Hindi gaya ng Mama Lorna at Papa Tony mo, di ba? Kahit na umalis ka sa kanila, tatanggapin ka pa rin nila. Jessica, mahal na mahal ka nila. Jessica. Miss ko na po si Mama Lorna.
Sakto, no? Ang ganda naman ng pinili. Ito naman, ma, para sa inyo. Duster. Para sa inyo, ma. Bagay na bagay sa inyo yan. Naku, salamat, anak. Gusto niyo ba yung kulay? Oo naman, paborito kulay ko to. May isa pa, may isa pa. Ay, naku, susuotin ko to bukas pagka naglako ako ng isda. O, di ba? Ang ganda-ganda. Salamat, anak. Meron pa namang isa pa. Ay, Jennifer. Tinan mo, anak ko. Bigay sa akin ng kapatid mo. Di ba ang ganda? Oo. Huh? Bless you. Salamat! Apo, Nay. Ganda naman ate, ito. Para sa inyo naman ito. Ano siya? Makeup. Maganda yung color palette niya. Tuturuan kita kung paano gamitin yung eyeshadow. Namimiss ko kasi si Mama Lorna eh. Pag may makeup kasi yung bonding namin dati. Sinusuhulan mo ba ako? Ha? Ano niyo pong ibig sabihin, ate? Eh kasi naman, Nay. Tinutukso na po ako sa eskwelahan dahil dyan sa magiling mong anak. Eh, pinamamalita po niya na ibinenta niyo daw po siya noon. Nay naman, nakakahiya na po sa mga kaibigan ko. Ang sama-sama na po ng tingin nila sa atin. Lalo na sa'yo. Totoo ba ang sinasabi ng kapatid mo? Ha? Sumagot ka sa akin. Sagutin mo ako! Talaga akala mo? Nabinenta ko lang kayo, ha? Ginawa ko yun para pare-pareho kayong magkakapatid na magkaroon ng magandang buhay. Ma! Ma, kahit kailan hindi ko yun isinisi sa inyo. Oo! Sinasabi ng mga tao na dapat magalit ako sa inyo. Kasi totoo naman, di ba? Ibinenta niyo ako para may salba ang buhay ni ate. Ito! Itong katunayan, di ba? Na 2,000 lang ang halaga ko para sa inyo? Hoy! Tigil-tigilan mo nga kami sa katramahan mong yan, ha? At huwag ka umasta, Martin! Ano? Utang ko sa iyo buhay ko? Gusto mo magpasalamat pa ako sa iyo? Bakit? Sino ka ba, ha? Sino ka? Ate! Kahit kailan hindi ko hiningi yun, alam mo yan! Ang gusto ko lang tatuhin mo ako ng maayos! Pakisamahan mo ako ng maayos! Ma, pwede naman akong manatili doon. Magandang buhay ko kina Mama Lorna. Pwede naman akong manatili doon, pero pinili ko kayo kasi kayo ang totoo kong pamilya. Pinili ko kayo kasi kayo yung gusto kong makasama. Gusto kong maranasan yung buhay dito. Yung kapiling ko kayo na yun. Pero anong ginawa niyo? Pinamukha niyo sa akin na wala akong lugar sa pamilya natin. Na parang uod na nagpumulit sumiksik sa pamilyang to. Ba't ganun, Nay? Diba, nanay ko kayo? Nanay! Pero sa kabila ng nangyari, hindi pa rin naging maayos ang turing ng pamilya ni Jessica sa kanya. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya sa pagkayod para makatulong sa kanyang totoong pamilya. Oh, Jessica, kanina ka pa nagtatrabaho dyan. Hanggang ngayon namamalhatsa ka pa rin. Madaling araw na. Okay lang po. Tatapusin ko na lang to. Oh, sige, pagkatapos niyan kumain ka. Hindi ka pa nagapunan. Hindi pa. Ako, sinasabi ko na nga ba eh. Kumain ka, ha? Huwag ka mamaya, kung anong mangyari sa yung bata ka. Tapusin mo na yan, ha? Sige, oh, sige. Jessica! Diyos ko, ano pa nangyari sa... Jessica! Diyos ko, ano nangyari sa batang... Jessica, gising! Jessica! Naku, Diyos ko, kawawa ka naman pala. O ano na ngayon ang nangyari? Nagkasakit na nga po ako noon. Nag-desisyon ako, umuwi na lang po.
Pero pinagamot po muna ako nun ng amo ko bago ako pinauwi. Huwag na nga ako dito eh. At may dala kang gamit, babalikan na ba sa mamadidik mo? Eh, hindi ba binigyan ka naman niya ng bill? Bayad ka naman doon sa bawat araw na hindi mo pinapasok ka. Umalis na po ako na Mama Ribic. Bakit? Alis po muna ako. Eh, saan ka naman pupunta? Gusto ko po muna ayusin yung sarili ko. Gusto ko mag-aral. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko mag... makakuha ng pagkatrabaho. Gusto mo, gusto mo, puro gusto mo! Yun na lang ang parating nasusunod. Gusto mo, lahat na lang gusto mo! E ba, paano naman kami? Hindi mo na kami iintindihan. Hoy, utang na loob mo ang buhay mo sa amin. Utang ko ang buhay ko sa inyo! Pero anong klaseng buhay binibigay niyo sa akin? Kung utang ko ang buhay ko sa inyo, matagal na akong bayad. Nung binenta mo ako sa halagang 2,000 piso, bayad na ako sa araw-araw kong pagtitinda ng isda, paglalabada at pagkakatulong para buhayin kayo. Kapal ang mukha mo. Ano yung kapapiringgot na tulong mo na ginagawa para sa amin? Pinagmamalaki mo na? Mas gusto mo pang sumama sa ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya? Ganon? Ha? Ano ko makakakita ha? Ng totoong pagpapahalaga? Oo! Oo, aalis ako! Pero ma, hindi ko kayo tatalikuran. Tatanong pa rin ako ng utang na loob. Ma, utang na loob, hindi utang. Utang na loob, utang na loob. Hoy! Sige na, lumayas ka! Wala naman palang pinatungo niya tinuturo ng lord ng yan. Bitiwan mo nga ako! Tama na kasi. Sige na, umalis ka na, lumayas ka na, huwag ka nang babalik dito! Sino ba yan? Papa! Jessica? Jessica? Hindi na umalis si Jessica sa poder ng kanyang Mama Lorna. Siya ay muling nakapag-aral at naging masaya sa pamilyang kumukup sa kanya mula pagkabata. Lorna, gusto ko sanang kausapin si Jessica kung maaari. May gusto lang sana ako sabihin sa anak ko. Sa anak natin. Alam ko, wala akong karapatan na asahan pa ang pagmamahal mo sa akin. Si Mami Lord naman talagang nag-aruga sa'yo ng parang tunay na ina mo. Kaya ko lang gawin ngayon. Humingi ng kapatawaran sa'yo. Sa lahat ng mga pagkukulang na nagawa ko sa'yo, dapat ang anak, ang nararanasan ng kaligayahan, di ba? Ang alam ko dapat sa tunay niyang pamilya, hindi ka na lang nangyari. Bangkos, pinahirapan pa kita sa pamilya natin.
Hindi ko inisip ang pangangailangan mo. Ang mga pangarap. Ang mga ikasasaya mo. Patawarin mo po, anak. Patawad. Mama, matagal na kitang pinatawad. Nagkaroon man tayo ng hindi pagkakintindihan. Hindi na wala yung pagmamahal ko para sa inyo, Mama. Mama, kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari. Magsimula na lang ulit tayo. Ma. Aalagaan mo ang sarili mo, ha? Pangako mo sa akin. At huwag mong pababayaan ang Mama Lorna. Apo. Ah, ilan ang anak mo? Tatlo na po. Tatlong anak mo? Apo. Kilala ba nila ang Lola Lorna nila? Apo. Nakita din sila ni Lola Lorna nila? Apo. Dinala mo doon? Apo. Naabutan nila? Naabutan po nila. May mga batang nasa katayuan mo noon, no? Na mga ampon, kahanap ng magulang. Apo. Ano kayang matututunang aral sa dyan sa buhay mo na pwede nating i-share sa kanila? Ang may isa na mga ipapayo ko lang po sa kanila, mahalin nila yung taong nagmamahal sa kanila, kadugo man po nila yun o hindi. At totoo naman, di ba? Apo. O sino yung nag-aruga sa'yo? Apo. Totoo po yun. Nagbigay ng buhay sa'yo. Apo. Ay, Jessica, maraming maraming salamat, ha? Apo. Sa istoryang ibinigay mo sa amin ngayong gabi. Tiyak kong kapupulutan niya ng araw na marami sa ating mga kababayan. Thank you very much. Thank you po. Sa kwento ni Jessica, ating napagtanto na kung minsan pala nakakayanan din tiisin ng isang magulang ang kanyang anak. Siya'y binenta ng kanyang ina para mapagamot ang kanyang kapatid. Pero dahil dito, natutunan ni Jessica at naway natutunan din nating lahat na wala sa dugo ang pagiging mabuting magulang. Kahit pa hindi natin tunay na anak, o hindi natin kamag-anak. Kapag ang isang bata ay ating inalagaan, inaruga at binuhusan ng pagmamahal habang buhay niya itong baon sa kanyang puso, at siya naman magsisilbing biyaya sa inyong buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.